Hi guys! Long time no vlog because of the lockdown. Pero I hope and I pray na safe kayo kasama yung family ninyo sa inyong mga bahay. So today, I'm going to talk about depression. So hindi po ako expert. I-share ko lang po yung mga wisdom na nakuha ko from my leaders, from pastors, and sa wisdom din na nakuha ko sa mga nakausap ko na mga women who's going through tough times, pero looking at them ngayon, paano nila napagtagumpayan yun by the grace of God. So if may kakilala tayo who's going through depression, itong isi-share ko, I hope makatulong. 5 things that you should never say to someone with depression. Number 1, you should never say, "Shake it off, you'll get over it." No. Instead, you can say, "I'm so sorry that you're going through that. Is there anything that I can help you right now?" Number 2, never say, "It's all in your head. Don't think about it." Instead, you can say, "I really wanna do my best to understand you. Can you please tell me more?" So that yung taon na depressed, mag-start siyang mag-open, magkwento kung ano ba talaga yung nasa puso niya. Number 3, you should never say, "What you're going through is not bad at all." Iba nga, mas worst yung nagdadaanan, or ako nga, blah, 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 blah. Instead, you can say, "I recognize that your struggle is real, and I appreciate you for trying your heart to get through this." So para sila, mag-open din sila and malaman, maramdaman nila that you are there to listen. Number 4, never say, "You're such a downer. Can you please stop telling everyone about your problems?" Instead, you can say, "I'm always here to listen and support you no matter what." Yung nga lang nandun tayo to listen sa kanila, or pwede nating ipahiram yung shoulder natin for them to lean on, or umiyak lang sila doon. I remember nung I'm going through tough times, and siguro mga 4 years ago na, sabi ni Pastor Art, nadat na niya ako sa office na umiiyak. Tapos sabi niya lang, punta ka sa bahay, mag-lunch kayo doon ni Ate Jen. So pumunta ako sa kanila. Masarap yung food na hinanda ni Ate Jen, so nakakain ako. And then after nun, "Ay, kamusta ka niya, ma'am?" So kinamusta niya lang ako. So cry me a river na naman ako. So hinayaan niya lang ako na umiyak. Tapos hindi siya nagsasalita, basta nakikinig lang sa akin si Ate Jen. Tapos sinamahan niya din ako na umiyak. Tapos niyakap niya lang talaga ako. And after that, nakabalik ako sa office. Magaan yung pakiramdam ko. And pag naalala ko yung iniiyakan ko na yun ngayon, di ba, natatawa na lang din ako. So, and number 5, never say, "You don't look depressed." Parang nagjo-joke ka lang. "Hindi ka depressed, girl." So, never say that. Instead, you can say, "I'm so sorry. I assume that you're okay. So, I am here to listen." So there you go, 5 things that you should never say to someone with depression. I hope na nakatulong sa inyo. So feel free to share this video sa mga kakilala nyo na pwedeng maging help itong video na to. So I hope na if you are someone dealing with depression, so do not lose hope. God is with you. God loves you. And find a community so that meron tayo, meron kang makakausap, or you can send me a message directly so I can help you and talk to you as well. So stay safe and see you soon next.